the crime assistant, crime law. So yun, ang pag-uusapan natin ngayon, ang madalas nating marinig pagdating sa court proceeding ay ang arraignment. Yun. So pasensya na kayo kung medyo scramble yung aking videos, no? Yung ano lang gusto kong maisip. Yun lang kasi yung pumasok sa isip natin ngayon. So, parang magandang i-discuss o i-share yung arraignment. So, kung napapansin yun, lagi nyo itong narinig. Arraignment. So, ano nga ba ang ginagawa sa arraignment? Yun. Ito yung court proceeding na kung saan ang respondent ay sinasampahan na ng charge or kaso. So ngayon, nasa court na ito. So ngayon, ang mandatus ng court as a court proceeding ay babasahan ito ng arraignment. So, yun. Ang arraignment, guys, ganito yan. Ipapatawag ang dalawang party, yung magkalaban na party. For example, yung akusado o respondent or suspect at saka yung complainant. So, ipapatawag sila ng court at nandoon din yung piskal or judge. So, ngayon, ang may mga writers dun, stenographer kung tawagin para sa mga reference. So, ngayon, naka-file na yung case doon sa court, tapos babasahin iyon ng judge na nandoon sa huwes or judge. So ngayon, parang in Tagalog, i-research nyo na lang sa Google anong ibig sabihin ng arraignment. Ito ay base lamang sa aking pagkakaintindi. Yun. By the way, guys, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel at gusto mo ang criminal law, ay dito po tayo sa ating channel na Polisya Po. Yun. Ganito. Nandito na yung folder. So, kabilang panig, pwedeng sa kaliwa o sa kanan, but pwedeng mag sa harap, nakaupo yung suspect, kung sa likod yung tinatawag na respondent, o pwedeng kabilaan, kasi gitna yan, bilaan. Yun. Parang sasabihin ng judge, o ikaw, ito na yung folder. Ambawa, ang kaso ay ang magandang kaso. Ang karaming magandang kaso, rape. Di ba? O ikaw, kawak yung folder. O ikaw, Juan de la Cruz, ay inaakusahan na pagsasalang rape ni Juan de la Cruz. Ikaw, Pedro Juan de la Cruz, ay inaakusahang rape, sa alegasyong rape. Tinatanggap mo ba itong alegasyon? Ganun lang, di ba? So, ang siyempre, ang common na sagot niyan ng mga tawag nito ng mga suspect, not guilty. Common na sagot yun. Madalang lang po yung nagigilty. Kasi pag nagilty ka, gagawa na ng ano yun, action. Gagawa na ng resolution or ng judgment. Kasi base sa kanilang mga ebidensya. Ayan po. Not guilty. So, mayroon naman nagigilty. Kasi yung nagigilty, guys, naghahabol yun ng mga advantage. Sabihin ko sa inyo mga advantage pag nagguilty ka. Siyempre, pag nag-not guilty, for example, hihingi yan ng bail. Pwede rin. Or, ipaglaban talaga yung kaso kasi kung mapera, alam mo naman pag kaso, matagal na matapos. Di ba? Kaya, hihirit nila na pwedeng what do you call this? Pababain yung kaso. Submit sila ng mga recommendation. Pwede din yun. Ngayon, pag not guilty yun, kaya for the next, mag-i-schedule na yan ng hearing. So, yun yung hearing ang medyo matagal.
si every 3 months ang hearing, yan yung schedule. Every 3 months mag-a-appear yung both party. Di ba? Hindi siya ano, hindi siya applicable sa atin kung tayo ay busy. At lalong-lalo na kung nasa malayo ka, every 3 months magre-report yun. Kasi pag hindi ka nag-report, sabi ko nga, matatalo ka. Yun ang not guilty. Hihiring na kayo. So yung pag nag-guilty ka naman, ay yung iba kasi, ina-advise ng abogado, lalong-lalo na kung mga small cases lang tulad ng illegal possession of firearms. Ito'y mabigat. I think ang depende yan sa nakuha sa yung people list. Firearms. Ngayon, kung isa lang naman at naghahabol ka ngayon ng probation, ina-advise ng abogado, ganito gawin mo. May prosecutor yan, ay may abogado. Ito gawin natin. Advisor. Mag-guilty ka. Pag-plead guilty. Tapos, hahabulin natin. Since na malakas ang ebidensya, plead ka guilty. Tapos, hahabulin natin yung tinatawag na judgment na lower rank. Tawag na, anong term yan? Basta one rank lower sa penalty. For example, ang pwedeng ihatol sa'yo ng illegal position ay prison mayor o prison mayor. Okay, which is ng or temporal na which is na yung duration is 6 years to 12 years. Diba? So ngayon, pag inamin mo, magkakaroon ka ng sentence na lower rank, lower rank. Ibig sabihin, limutan ko yung terms. One degree lower yun. One degree lower, magiging ano yun? 1 month to 6 years. O, diba? So ngayon, yung 1 month to 6 years, pag hindi umabot ng 6 years to 1 day, sumakto lang ng 6 years, habulin nila ng judge yun para makapag-apply siya ng probation. So ngayon, pag naka-probation ka, resolution ng case, automatic, pag mayroon ng resolution, maximum 6 years na sentence, doon pumapasok yung probation. So automatic, kung first offender ka, recorded na first offender, ha, yung unang mulang kaso, so binibigyan ng court yan ng consideration na well, since na first offender naman to, so pag-apply natin, i-granted natin ang probation. So pag naka-probation, automatic, may mga contract yan, may mga condition. For example, sa branch court mo dito, magre-report ka every 1 month o every 3 months. So for evaluation ng probation mo, na make sure na sumusunod ka. After nun, pwedeng hindi ko memorize yung duration ng probation, no? I think taon lang, siguro maaaring 1 year ka magre-report sa court para magpakita doon na mabait ka na. Diba? Nagba-Bible study ka na. So, glory to God. Tapos, and then, after na masunod mo yung probation, so absolutely, malaya ka na. Hindi ka na under probation. Mga taon lang yon, mga 1 year to mga ba na 3 years. Hindi ko lang ma-memorize. Basta ang probation, automatic yung guys. Pag nagkaroon ka ng final sentence na hindi bababa sa 6 years, automatic, granted ka ng probation pag first offender ka. Diba? Ang galing. Yun yung program ng court proceeding. Unlike na not guilty, hatulang ka ng maximum noon na 12 years. 20 years. Ay, pag nasintensyahan ka, automatic disqualified ka sa probation. Pero huwag kang mag-alala, kung masintensyahan ka man, mayroon naman na tinatawag na good time, good conduct time allowance. Kaya lang, yung good time conduct allowance ay pag nasintensyahan ka ng 10, 20 years,
magsiserve ka muna ng partially doon sa Muntinlupa bago ka makapag-apply ng good time allowance. So yun yung pagkakaiba ng dalawa. So yun, depende yun sa akusado at depende rin sa sitwasyon. And guys, di ba? Sana nagustuhan niyo yung pag-share ko ng arraignment. So susunod natin siguro yung inquest. So yung inquest, madali lang din yun. So part din niya ng court proceeding. Pero mauuna muna yung inquest bago yung arraignment. So susunod natin. And guys, so isingitan lang natin yung inquest. So yung inquest naman ganito, since nagawin na natin 15 minutes tong video, ay yung inquest naman ganito. Partially lang, ibalisan lang natin kasi dapat iwalay na video to eh. Inquest ay yun, andoon yun sa nahuli yung suspect, andyan, hot pursuit, ka-detain. Within 24 hours dapat may inquest yan. Babasahan sila, determination of probable cause. So prosecutor ang ano nun, prosecutor. Kung aalamin kung tama ba yung charge ng police, aalamin kung tama yung kaso. For example, ito, sinasabi nito, hindi theft to qualified theft. Ilalagay doon ng qualified theft. Yun, may docket number na. Sunod na yung arraignment. Yun guys, ang inquest. So, siningit lang natin. So, determination of probable cause. It's short. It is inquest. Guys, sana nagustuhan nyo ang aking video at mayroon naman kayong nalaman ng isang term na arraignment. Madali lang. Kaya lang mahirap magkaso. And sabi ko nga, in the pagkaso kayo, in the middle of ang pagwikaso kasi, tinatawag yan na parang mauobliga yung respondent ng mga settled pag may kaso. Lalong-lalo lang pag may mga naghahabol ng pangalan. Yung may pangalan na pag redungisan ay maraming mawawala sa kanya. So mapipilitan siyang mag-settle o i-dismiss yung kaso. Yun ang purpose ng demanda. Although mahirap magdemanda, sa tulad nating wala namang bato, walang libreng abogado. Sa may mga abogado, so never mind. No question tayo diyan. And guys, so muli, ako nga pala si Policia ko, for your assistant crime law. So pwede kayong mag-connect sa ating social media, Policia ko po. So at muling nagsasabi, hindi lahat ng criminalistic ay nagpupulis. Yung isa po ay nasa YouTube. So thank you for watching and see you in my next video.